Magandang araw mga katuto. So welcome or welcome back sa ating YouTube channel. Kuya Mike nga pala ulit. So in this video, pag-uusapan natin ang isang nakakabiglang or shocking na statement itong si Queen Helen Abdurrazzak na kung saan, kung papaano yung way or yung process na makikita natin si Fernando or si Ferdinand Marcos Sr. ulit. Okay, kasama ng ilan pang mga lolo na binabanggit ni Queen Helen Abdurrazzak. So yung statement na ito talagang mula sa kanya at kayo na ang bahalang humusga kung papaano nga ba yung paniniwalang to. So kung ito ay magkakatotoo at kung ang prinsipyo ng katuturan ng paniniwalang ito ay totoo, talagang makikita natin si Ferdinand Edralin Marcos. Pero kung hindi, maaaring mabigo ang Lupasug Empire or ang Maharlika Kingdom of God sa pag re-reveal kay kay President Edralin Marcos Sr. So ngayon, pakinggan na natin itong audio na nilimbag nila or pinublish nila sa kanilang channel sa Lupasug Empire TV nitong June 27, ngayong araw lang mga katuto. So bago natin simulan at pakinggan ang audio na to, mag-intro muna tayo. So mga katuto, tignan natin ngayon yung mga sinabi ni Queen Helen Abdurrazzak ngayong araw na to. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live from Lupasug Empire. This is Queen Helen Abdurrazzak Elizabeth III, June 27, 2022. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. It is a great morning to all of us na nakikinig sa ating Imperial Daily Broadcast. Napakagandang umaga po sa ating mga kapatid na mga keepers mula Apari hanggang Hulo hanggang sa North Borneo na nakikinig sa ating pahayag tungkol sa pag-ipon ng ating kayamanan. Meron pa pong tumatawag mula sa iba't ibang bansa dahil narinig po nila yung ating pahayag sa konsolidasyon at sa ating pag-ipon muli ng ating kayamanan at ihahanay po natin iyan sa bagong henerasyon na idideklara nitong darating Hulyo 3, 2022. So ito mga katuto, ang ibig sabihin, kasi kinat na natin yung mga audio, no? At tinanggal na natin yung mga wala naman siyang gaanong punto. So dito sa tono ng kanyang pananalita sa June 27 publication nga nitong audio na to, ang pinakang tinutumbok niya dito is yung malapit ng inaugurasyon ng June 30, 2022 at yung kanilang pagde-declare ng pagbawi nila ng gold sa July 3, 2022. At yun ng pagsasaayos ng sistema na tinatawag nila na magkakaroon ng digital currency, okay, na pinangungunahan nga ng Queen and King Abdurrazzak. Magandang umaga sa iyo, mga generals na nakipag-ugnayan, lalo na sa ating Marcos Octopus Umbrella Tunnel. Marcos Octopus eh. Na nakakakita, nakakaintindi. Pagtibayin ninyo ang bagong global financial system na nandiyan ang QE329 back up ng QE369. Congratulations po sa inyong lahat na walang bantay sa pag-develop, pagbantay ng ating bagong sistema. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pag-ipon sa inyo ay hudyat na kung saan ang tunay na pakikiisa ay ating natamo. Biro mo, in 2017, umabot tayo ng 80,000, marami pang truck na hindi nakalusot dahil sa sobrang pagdating ng tao sa Jensen, doon sa Lagao Gym. So mga katuto, no, sinabi niya dito na sila as Maharlika Kingdom of God or sabi natin na pinili ng Diyos or Maharlika blood or royal family
sila ay 80,000. So, papaano naman yung another, sabi natin 110 million kasi 'di ba ang population ng mga Pilipino sa Pilipinas. Yun na yung dami natin, 110 million, ulitin ko. At ang naniniwala pa lang sa Maharlika Kingdom of God ay 80,000 na Pilipino. So papaano 'yan, no? Umabot na sila ng 80,000 sabi niya, pero wala pa sa 1% halos ng total na populasyon ng Pilipinas, okay, dito sa bansa natin. So ibig sabihin mga katuto, sobrang kokonti pa lang ang naniniwala sa Lupasug Empire or ang Maharlika Kingdom of God. Marami pa ang naligaw, ibang gym ang napuntahan at sila ay nagulantang. Nag-observe lamang ang mga opisyal ng Malacañang. Pero hindi pa rin nila kinilala tayo. Yun ang masakit doon. Nagbulag-bulagan sila. At ngayon, mabubulag pa kaya sila? Dahil wala na silang pundo at nakuha na ng ating kaharian. Ayun, so natatawa lang naman ako mga katuto sa sinabi niya na nagbulag-bulagan yung mga officials ng Malacañang. Yung tinutukoy niya dito is yung ating government. Okay, yung president, yung vice president, and yung namamahala ngayon sa ating bansa ngayon, literal, okay? So binawi na daw nila yung pondo ng Pilipinas, no? Hindi ko alam kung anong source nila dito, bakit, at kung ano yung proof nila, at saka bakit hindi ito pinabalita sa stream media, okay? Sa mainstream media, kagaya ng ABS-CBN, ng GMA, ng SM9 News, or other medias na meron dyan, kundi bakit dito lang sila nagpa-publish ng gantong audio or ng gantong news sa kanilang 6,000 subscribers na channel. So hindi naman sila minamalit, no, yung channel nila. Pero meron silang 6,000 subscribers sa Lupasug Empire TV. Kukunti lang yung makakaalam kung sakali. So mabuti pa at pinapublish natin yung kanyang mga audio dito sa channel natin at nalalaman din ng maraming mga iba pang mga Pilipino. Kasi ang gagamitin natin dito, Trimedia, big screen, para masilayan ng buong mundo ang hari at reyna ng imperyo ng Lupasug Empire. Ang imperyo ay iisa. Kaya nga sa araw na... So narinig diba yan mga katoto? Ang imperyo at ang empire ay iisa. So ulitin natin na... Ang inaugurasyon, magkaisa. Kung tuloy ang inaugurasyon ng empire. Ang imperyo at ang empire ay iisa. Kaya nga sa araw na ito, magkaisa. Kung tuloy ang inaugurasyon ng ating presidente. Yan, mag-focus kayo dyan. Tingnan natin, ipagdasal natin na walang magsabotahe. Isang bagay ang hinihiling ko. Dilawan, pulahan, mga berde, mga pink, lahat kayo na nagkaroon ng identification sa bawat hanay. Kunin na ninyo ang bawat color kung saan kayo mismo ang gumawa ng division. No? Kayo mismo nag-udyok sa tao na magtanya-kanya at doon sumanib sa puwersa ng dahil sa kagustuhan ninyo. Ang Royal Citizen ID natin ay napunta pa sa ibang bansa at sila ay kumukuha. Meron po tayo dyan isang kasama, si Bel Fatima sa Hong Kong. Yan, Bel Fatima sa Hong Kong. Magpa-rehestro kayo dahil pinapadala yan dito sa akin. Nandiyan sa Lebanon, nandiyan ang ating mga kasama. So yung tinutukoy niya dito mga katuto, yung RCI, kung nandiyan kayo sa may Hong Kong, Lebanon at nabanggit niya mga ibang bansa, no? Magpa-rehestro na daw kayo sa tinatawag nilang RCI, Royal Citizen ID, kasi malaki yung benefits niyan. Si Arrangebe, meron din yan. Ang sa akin, pagtulong-tulungan. Huwag ninyong tingnan ang tinatawag na monetary.
Kasi yung iba naiinggit dahil marami daw pera na iipon, Ang hindi nila alam, ang pobreng nag-iipon, ang siyang mismo nagbabayad sa pag-charge, sa pagpadala nitong mga kailangan. Ito ay paghimo para ma-unify natin mula apare hanggang hulo. Malapit na pong atres dahil iyan ay napakaganda kapag kayo ay may nahawakan na isang patunay na kayo ay sumanib na ng puwersa sa kaharian ng imperyo ng lupasog. Si Anto. Yan, so mga katuto, dito hinihimok niya yung mga taong bayan no, na makiisa sa puwersa ng Lupasog Empire. So hindi ko alam kung ano yung masasabi ng government natin dito at ng mainstream media dito sa sinasabi niya na kung saan mangyayari sa Atres yung pinakamalaking event ng Lupasog Empire or ng Maharlika Kingdom of God na maaaring makilala sila sa buong mundo or yayanig sa buong mundo. Mamaya sa mga later statements niya, malalaman ninyo. Iyan, Israel, iyan yung mga tao na ayaw kami kilalanin. Internet pa lang kami niyan. Marami pa pong maharlika. Merong maharlika revolusyon, merong maharlika nation, merong maharlika na ginagamit ang aming pangalan, ginagamit ang ating name para sila makahanap ng kaalyado at maipon nila. Ilang araw na lang. At iyan ay kapanganakan mismo ni Queen Helen Abdurrajak. Ama Ali, kung saan iyan ang kanyang reincarnation na magugulat kayo. Siya ay napakatagal na nilalang dito sa mundong iba. Ayun no, si Ama Ali. So sinabi niya na marereincarnate or yung kanyang reincarnation date ay July 3, mga katuto. So, ito rin daw ay isa nating ikagugulat sa darating na July 3, 2022, na kung saan lahat ng mga member ng Lupasog Empire or ng Maharlika Kingdom of God sa ang mangpanig ng mundo or ng Pilipinas, dun sila magkakaroon ng parang gagamit sila ng social media para mag-a-announce itong si Queen Helen Abdurrajak at si King Mamay na papakita nila sa buong mundo or sa Pilipinas yung si Ali, Ama Ali, okay, si Ama Ali. And at the same time, maaaring ma-reveal na rin dito no, si Ferdinand Marcos Sr. na kung saan ang punto nga ni Queen Helen dito is hindi talagang buhay na 105 years old or 104 years old, kundi sila ay marereincarnate. Okay, so ito na naman yung isang paniniwala ng mga Buddhist, okay? Paniniwala ng China, sa China na parte no, ng mundo natin. Ang Kristiyano naniniwala sa resurrection. Ito yung pagkabuhay na maguli ni Yeso Cristo. Pero itong reincarnation, ito yung isang bagay na hindi pa natin alam din, no? Na katuruan to sa ibang bansa, pero ito yung ina-adapt ni Queen Helen na maaaring mangyari ngayon kay Ferdinand Marcos at kay Ama Ali na sinasabi na isa sa mga or ilan sa mga lolo na importante sa pag-reveal nga ng mga sikreto about sa gold and sa yaman ng Pilipinas. So ito mga katuto, dito na ako medyo talagang hindi naniniwala sa mga statements ni Queen Helen Abdurrajak kung totoo man ang principle or ang katuruan ng reincarnation. Makikita na natin yun sa live broadcast nila sa July 3. So I hope, akala ko sa inauguration siya magpapakita sa June 30. Pero sabi na naman ngayon na July 3 yung reincarnation ni Ama Ali. So malamang ganun din yung reincarnation ni Ferdinand Marcos Sr. So ngayon mga katuto, tingnan nyo na, isipin niya ninyo, kayo na yung bahalang mag-isip kung totoo ba yung mga statements, mga sinasabi, mga claims nitong si Queen Helen Abdurrajak. Dahil ako mismo 80%, nag-90% na hindi ako naniniwala na ma-reincarnate si Ama Ali sa panahon na yan, sa July 3. So kung ma-reincarnate man, sige, maniniwala ako, magiging kaanib siguro ako ng Maharlika Kingdom of God at tutulungan ko silang isiwalat ang katotohanan. Pero sa mga oras na to, meron akong 90% doubt na maaaring mangyari yun, mga katuto. Babaw. Pero
mas lalo siyang bumabata dahil malaki pa ang kanyang gagampanan sa mundong ibabaw. Tatlo kami, ang kanyang kambal, siya at ako, at iba pang mga lolo. O kaya na, sinabi na naman nila na mas lalo siyang bumabata dahil marami pa siyang gagampanan dito sa mundong ibabaw. Hindi pwede yun kasi pag na-reincarnate ka, di ba ang reincarnation is mabuhay ka as tao, maaari kang mabuhay bilang isang aso, isang hayop na paro-paro, no, insekto, and other form of life. Pero hindi yung ma-reincarnate ka as tao to another tao, hindi yun yung principle ng reincarnation. Yun ay principle ng resurrection na kung saan pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Okay, na nangyari kay Hesukristo mismo, which is nakalagay ngayon sa Biblia. Walang reincarnation na nangyari sa Biblia. Resurrection ang nangyari sa Biblia. So dito, medyo tumataas na naman yung doubt ko na nasa 92% na yung doubt ko sa Maharlika Kingdom of God at kay Queen Helen. Maliban kung meron silang may pakitang ebidensya or proof sa darating na mga araw or July 3 and June 30. Okay, so hintayin natin yan mga katuto, kaabang-abang yan at exciting yung mga bagay na ito na nangyayari ngayon sa mundo natin at issue sa Pilipinas. Nakamarka sa Hulyo Atres. Yun, Hulyo Atres. 22. Ang pundo ng pula ay para sa taong nangangailangan. Siyempre. At sa ating kaharian na dapat nang bigyan ng suporta after many years na inyong ginamit at inalipin at kayo ang nagkaroon na magandang buhay dito sa Luzon. Ngayon yung mga nagtuturok ng bakuna, hulihin nyo na. Hulihin nyo mismo kung sinong nag-uutos. Ngayon, iniisa-isa nila ang barangay, ang bawat bahay, para bawiin ang vaccination card dahil diyan nasabi ko na diyan ko malilitis kung sinong pumirma at sinong nagturok dahil lahat iyan merong nanochip. Kaya nga kawawa yung mga taong naturukan na ngayon nagpapatunay na sila na ay makalimutan at palaging umiinda ng sakit ng ulo at mismo ang pangangatawan. Ay na mga katuto, medyo nakakatakot yung sinabi niya, no? Para kasing against the government na itong mga statement ni Queen Helen Abdurajak. Kung talagang sila ipinili ng Diyos, they will respect yung mga nakaupong authority ngayon sa panahon natin. Si President Rodrigo Duterte at ni Harry Roque. Kasi si Roque din, yung DOH, no, President or Secretary, yung nag-utos na maturukan tayong lahat, no? Correct me if I'm wrong, no? Pero yun, no, mga katuto, ang nakalagay dito or sinabi ng statement na to ni Queen Helen na pahuli yung mga nag-utos na magpaturok yung mga Pilipino. So, tama ba naman ito? So, tingin ko mga katuto, kayo na yung bahalang umusga. I-comment nyo na lang dyan sa comment section. At kung nagugustuhan mo nga pala yung video, pakilike yung video na to para mas marami pang maging aware about dito sa mga sinisiwalat ng Maharlika Kingdom of God. At kayo nang bahalang humusga at mag-criticize or mag-analyze ng mga sinasabi niya, mga katuto. Ay nahulog na at sila'y payat at sila'y hindi mawari dahil maraming sakit ang naidulot ng bakuna. Di kayo kasi naniniwala eh. Aryado kayo ng aryado. Kaya nga kung gulingin si Duque. Sino pa ang presidente na nag-utok? I'm sorry, no, hindi pala si Roque, sorry. Duque, yung nabanggit niya dito, si Duque, yung nag-utos na, of course, maturukan tayong lahat, na mabaksinan tayong lahat. Sino pa? Ang militar? Ang IATF? Sino? Secretary Anyo? Sino? Si Secretary Galvez, ang Cesar, ang king ng OPAP. Diyan ninyo makita kung gaano kasakit itong ginawa ninyo. Para gawing alila, alipin ang tao sa pamamagitan ng pagturok ng nanochip para sila ay magawa ninyo para sa susunod ilagay nyo na ang microchip ng 666. Binago ko ang sistema at ang lumabas ang 999. 79, 70, yan ang code ng mahal na ina ng kayumangging ina ng Maharlika. Malapit ng address
ako mismo makapagpatunay na ang utak ko punong-puno. Punong-puno yung utak niya, mga katuto. So, hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya dun. Pero, ayun nga, natatawa lang tayo, mga katuto. Yan. Kung anong gagamitin, anong gawin? 3 days before. Kaya nga, ura-urada si Queen. Dahil, bibigyan lamang ako ng hudyat ng Diyos Ama. Pag malapit na. Maraming salamat po sa inyong nakikinig. Dahil itong panahon na ito, ilang araw, 7 araw na lang, may malaking mangyayari sa mundong ito dahil ginawa namin ang aming assignment. Wow! What a statement, no, mga katuto. So sinabi niya, mga katuto, na may malaking mangyayari sa mundong ito sa loob na lang ng 7 araw. So dati, ang iniintay natin yung inauguration date ni President-elect Bongbong Marcos Jr. na kung saan doon mag-a-appear dapat si Ferdinand Edrelin Marcos Sr. Pero dito nagkaroon ng delay, 3 araw na delay. So 7 araw na lang daw ay masisilayan natin yung isang ganap or event na lahat ng tao sa buong mundo ay malalaman. Okay, so isang napakalaking statement from Queen Helen Abdurajak. Ang aming misyon. Kaya nga, hindi na kailangan magpakalayo-layo dito mismo sa ating harapan, sa ating kasama ay isang pagpatunay na tayo ay nagtagumpay, na tayo ay ngayon tinitingala. Wow! Maharlika, Kingdom of God, Lupasug Empire. Iyan ang nakatakda, itinakda na mamumuno sa bagong henerasyon. Wow! Sa July 3. July 3. 2022. Wow naman! Palakpakan niyo naman! So doon nga mga katuto, no, napansin ninyo at nalaman natin, no, yung mga grabe. Maraming siniwalat si Queen Helen Abdurajak ngayon na yung nagulat ako sa ang imperyo ay ang empire. Talagang nagkakaisa sila, no? And at the same time, no, grabe, kayo na yung bahalang magpaulit-ulit ng video at panoorin nyo, i-analyze nyo mabuti yung mga sinasabi niya. Kung tama pa ba na nasa logic and reason pa ba si Queen Helen Abdurajak at yung reincarnation process nga na mangyayari sa July 3 at yung big event na mangyayari sa July 3. So hintayin natin yan, mga katuto. Maraming salamat sa suporta at sa pakikinig sa channel natin. Kung bago ka pa lang napabisita sa channel na to, click mo na yung subscribe button at ang notification bell para ma-update kita sa mga susunod na videos, updates tungkol dito at sa iba pang mga issue na kinakaharap ng Pilipinas na ngayon. So once again, this is your Kuya Mike. Peace out.